Good day mga ka-idol. Ngayon tapos na ang deadline ng inyong PBA rookie draft submission nga ito na mga application. Meron na tayong top 5 first round na player na posibleng kunin. Sa number 1 pick ay itong Converge Fiber Xers at ang target nga ay itong si Justin Baltazar. Hindi na nga sikreto na si Balti ang gustong-gusto makuha ng Converge Fiber Xers. Isa sa mga rason kung bakit ito ang kukunin ay dahil isa ito sa mga bataan ni Governor Delta Pineda na kung saan siya rin ang may-ari ng Pampanga Lanterns. Kaya naman siya rin ang dating governor ng Converge Fiber Xers. Sa tagpong ito, kinakailangan kasi ni Justin Arana ng isang tandem na big man na pupwede nilang ipangtamat kina Junmar Pajardo at nakikita na ng Converge ito kay Justin Baltazar. Sa kanyang experience sa Gilas at international, masasabi nating hinog na hinog na nga itong si Justin Baltazar. Kaya naman kaabang-abang ang mga susunod na gagawing moves ng Converge Fiber Xers para lumakas pa kalalo ang kanilang lineup. Hindi po pwede na si Baltazar lang ang kanilang kukunin. Tiyak meron mga trade negotiation na magaganap sa susunod na mga araw. Ang number 2 pick, ito namang Blackwater Bossing dahil nga sa pagkakadeklara ni Cedric Verfield na magpapadrop na ito. Instead, hahanapin talaga ng Blackwater Bossing ang isang point guard na meron scoring na talento at ito nga ang nakikita nila, si Cedric Verfield. Hindi na sikreto na ang Blackwater Bossing ay ang farm team ng Tropang Giga. Kumbaga, dadaan lang itong si Cedric Verfield sa Blackwater Bossing at ititrade ito papunta sa Tropang Giga, which is nangangailangan nga ng isang guard at kinakailangan maging future ito ng Tropang Giga dahil nga nagkakaedad na itong si Jason Castro. Ayon nga kay Idol Snowbadwa, mayroon daw pakakawalan ng mga guard or veteran guard ang Tropang Giga para makakuha ng mas magandang player. At ito na nga itong planong ito ng Tropang Giga, kaya aabangan natin yan. Hindi lang ang Tropang Giga, dahil ang number 3 pick ay kukunin, target kunin ng Terra Perma Jeep ay itong si Kaylan Chungson. Si Kaylan Chungson, isa sa mga veteranong player na magpapadrop ngayong paparating na annual rookie draft. At ang target nga ng Blackwater, rather ng Terra Perma, ay itong si Kaylan Chungson dahil nga gusto itong kunin ng Barangay Hinebra San Miguel. Opo, dadaan lang din ito sa Terra Perma Jeep at pagkatapos ititrade ito sa Barangay Hinebra San Miguel, kapalit daw si Stanley Pringle. Alam natin nangangailangan ngayon ang Barangay Hinebra San Miguel ng isang big man na wingman at syempre meron shot blocking ability dahil nga wala pa si Jimmy Malonzo, Scottie Thompson at Jeremiah Green. Malaking addition itong si Kaylan Chungson sa Barangay Hinebra kung sakasakali naman. At sa number 4 pick ay ang Phoenix Fuel Masters. Sa atin palagay, malaking bagay kung itong si Kai Balungay ay makupunta sa Phoenix Fuel Masters instead na kumuha ng point guard. Dahil nangangailangan nga ngayon ang Phoenix Fuel Masters ng scoring machine dahil nga hindi pa 100% si Tyler Teo. At kung sakasakali nga itong si Kai Balungay ang kukunin sa number 4 pick ng Phoenix Fuel Masters, ay magkaka-reunion sila ni Tyler Teo at malaki ang posibilidad na mas lalong lalakas ang Phoenix Fuel Masters. Meron na ka ng Richie Rivero, meron ka pang Kai Balungay at syempre meron ka pang Tyler Teo. Ito ngayon ang magiging big 3 ng Phoenix Fuel Masters kasama si Jason Perkins na napabalitang ititrade rin. At ang ating number 5 pick ay ang sa Northport Batang Pier. Ang Northport Batang Pier, pagkatapos nga mawala sa kanila ni Robert Bolick Jr., naghahanap ngayon ng isang leader
at isang point guard dahil kulang na kulang ang Northport ng point guard. At nakikita nila ito kay RJ Abarentos. Hindi lang basta point guard itong si RJ Abarentos. Isa rin itong scorer at the same time napakagaling pumasa at isa ito sa magiging leader someday ng Northport Batang Pier kung hindi nila ito ibibigay. Alam naman natin na hindi rin ito magtatagal sa Northport Batang Pier dahil pupunta ito sa Barangay Ginebra San Miguel dahil magre-retiro na rin si L.A. Tenorio. Kaya naman kaabang-abang kung ano ba ang gagawin ni RJ Abarentos sa kanyang debut game sa PBA. Kaya ba niyang dalhin ang Northport Batang Pier papunta sa finals? Ganon nakuha o nagagawa ito ni Robert Bolick Jr. Kinapos nga lang. Kaya naman hindi nagustuhan ni Robert Bolick Jr. ang ginawa ng Northport Batang Pier na mag-trade na mga key players. Kaya naman instead na pumirma ng extension contract ay pumirma ito sa Japan at pagkatapos pagbalik nito ay nagpa-trade na lang papunta sa NX Road Warriors. Huwag naman sana mangyari ito kay RJ Abarentos. Alam natin na mayroon pride ang nasabing player na ito dahil ang uncle nga niya si Johnny Abarentos. Kaya aabangan natin ang nasabing top 5 ng ating mock draft. Magkakatotoo ba ang ating mock draft or meron mga babago sa ating mock draft? Kaya ano sa tingin nyo? Ano ang mga manok nyo? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Montero at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Anthony Laki Alon at sa Laki Alon Family, Adrian Dulay, Ronald Bersubidad at sa Bersubidad Family, Jan David Gulapa, Yornel Belches, Scott Ranger, Julius Roche, Kriston Mariscal, marami pong salamat sa walang sawang yung pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko ng Pulgoso, Hapris PH at syempre sa TikTok channel ko na Percival Monteron Sports Channel. Maraming maraming salamat po.